magandang araw. Good day, everyone! Panibagong araw, panibagong aralin na naman ang ating matututunan. Kaya't ano bang hinihintay nyo? Samahan nyo ako. Tara na! Aral na! Ilang beses na nating naririnig ang salitang tula. Noong tayo'y elementara, ay kidami nating nalalamang tula. At pagtungtong natin ng sekundarya, ay mas pinalilinang pa ang ating kaalaman sa paggawaan ng iba't ibang mga panitikan. Ngunit, alam niyo ba ang pinag-ugatan ng tula? Abay, kung oo ay mabuti. At kung hindi, huwag mag-alala dahil ating aalamin ang pinag-ugatan ng tula. Sa dahon ng kasaysayan ay magdudulang ang pinaghulang karunungan ng mga tao noong unang panahon. Ang kalawakan ng pagpagaling, ang kagandahan ng paligid, ang mga mapangarapit guni-guni at damdaming nangyayapis ng bawat makata ang nagbigay pansin upang lagumin ang kagandahan bagay sa panahon. Ang panulaang Pilipino ay isa sa mga natatanging yaman ng ating bansa. Ang ating mga katutubong Pilipino ay nagsimulang kumatha-katha, bumigkas-bigkas at humahabi-habi ng mga salita't pariralang may tono, sintunog, tugma, may dalit at indayo. Taal sa ating mga katutubong Pilipino ang pagiging makata. Nagkaroon sila ng sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na alibata o baybayin at ang kanilang kapaligiran ang nagsilbing paraan upang makasulat sila ng iba't ibang mga panulaan. Ginamit nila ang mga matutulis na bagay. Bilang panulat ay ang dulo ng kawayan, kahoy, lanseta, bato, at bakal. Bilang sulatan naman ay ang bias ng kawayan, talukap ng bunga, at luntiang mga dahon. Sa pamamagitan nito ay naitala ang kaugalian, tradisyon, pamumuhay, at mahahalagang pangyayari noong sinaunang panahon. Naging daan ito upang mas malinang pa ang tula at magkaroon ng iba't ibang uri ng panulaang Pilipino, kagaya na lamang ng salawikain, kasabihan, bulong, awiting bayan at marami pang iba. Hindi nga maitatanggi ang pag-unlad ng panulaang Pilipino sa kabila ng pagsakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapon. Bagkos ay mas nag-alab ang puso ng mga Pilipino na sumulat ng iba't ibang mga panitikan. Ito ay patunay lamang na tayo'y may sariling pagkakakilanlan at may orihinalidad. Kaya't ngayon at sa kasalukuyan, atin itong linangin at mahalin. Mabuhay ka, mabuhay ang Pilipino! Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat!